Welcome to my YouTube channel! Ayun! Energy pa rin tayo kahit na nakakatamad kasi umuulan. Tapos nandito lang tayo sa bahay. Parang mas gusto na lang natin humiga at matulog. Pero ngayon, dahil nga wala akong magawa, sisimulan ko na ang aking vlog number 3. Yan. So para hindi nakakatamad tong aking video, para hindi kayo tama rin panoorin, bibilisan ko ang aking salita in 3, 2, 1, go! Ayun! So, nilalaman ng aking vlog number 3 is pagbabasa ng mga comments sa post ng GMA sa kanilang YouTube channel nung ako'y nakuha sa GMA Wawawing bilang dancer. Ayun, yun, nung nakuha ko bilang dancer sa GMA Wawawing nung ako'y nag-audience. Yun, so, comment din kayo sa aking video na ito kung gusto nyo malaman yung naging yung pinagdaanan ko bago ako nakuhang dancer at bakit nga ba ako nag-audience doon, ganun. So, ang kati pa rin atlong ko. Ayun, so, sa pagbabasa ko ng mga comments, sasabihin ko din yung kung sino yung nag-comment, syempre. Ayun, habang nagbabasa ako ng mga comments, sasabihin ko din, ito, kati pa rin ko nga. Ayan, tumata. Ayan, gaya mo na kung panga, ha? Ayun, habang nagbabasa ako ng comments, syempre, sasabihin ko din kung sino yung nag-comment na yun. Ayun, so, simulan na natin ang pagbabasa. Ayun kay Deadpool. Ayun, para akong ano, nasa simbahan na. Ayun, sabi ni Deadpool, hindi kasi yung dulo. Kamukha niya si DJ Rakitera. Ibig sabihin, ang ganda ko din pala, no? Ayun, nakita ko yung picture ni DJ Rakitera noon eh. And ang ganda niya. Ibig sabihin pala, ang ganda ko, no? Thank you so much, Deadpool, kasi nahilatulad mo ako sa kanya. And feeling ko talaga ang ganda ko. Comment number 2 galing kay Pinay Kusinera. Ang sabi niya, bait-bait mo Kuya Will, kahit stricto ka. Yes, totoo po yan, napakabait po ni Kuya Will. And stricto din po siya pagdating sa work. Yun. Nung umuwi ako dito sa bahay, grabe parang naramdaman ko na nag-iba ako kasi sabihin na natin naging professional sa bawat ginagawa, sa bawat work. Yun, kasi dahil yun kay Kuya and kay Tita Ana pala, sobra. Nakakatakot siya, pero sorry tita, yun, nakakatakot siya pagdating sa pagtuturo kasi nga talagang gusto niya matututo ka, gusto niya makuha mo yung pagiging professional. And syempre yun naman yung naging natutunan ko, yun talaga yung kahit napapagalitan, kahit na naiiyak na ganun, sobrang worth it kasi nung pinagalitan niya ako once nun, parang sinabi ko sa sarili ko na ayoko na ulit mapagalitan. So, syempre, gagawin mo yung tama para hindi ka mapagalitan. And yun, kay Kuya Will din, ganun. Gusto niya kasi, ganun. Si Tita, gusto niya maging tama yung ginagawa namin sa work. Para hindi siya pagagalitan din ni Kuya. Kasi nga, masisira yung show. So, gusto namin maging perfect yung show para sa inyo. Sa inyong lahat, mga kapuso. Ayun, so, doon naman tayo. Oh my gosh, namumula na yung ilong ko. Sobrang kating niya kasi talaga. Deadmahin nyo na lang kung yung pansin. Kunyari, wala lang ito. Ayun, so doon naman tayo kay Taurus 4 sa comment number 3. Sabi niya, galing sumayaw ni Janela Salvador. Janela Salvador! Wow! Ganda din nun eh! Thank you, Taurus 4! Ayun, may isa pang kaparehas na comment. Sabi niya, sabi ni Hill Verosil, akala ko si Janela Salvador, si Melanie pala. Ayun, thank you kay Taurus 4 tsaka kay Hill Verosil. Thank you kasi nahalintulan niyo kay Janela Salvador na napakaganda at napakagaling kumanta, no? Guys, kung hindi niyo natatanong, magaling din ako kumanta. De, charot lang yun. Sa CR. Grabe, namumula na yung ilong ko. Ayan, guys. Kunyari na lang wala kayo nakikita, ano? Ang kapit talaga yung feeling ko may umahalik talaga sa picture ko, no? Ayan, kunyari na lang hindi niyo pansin, guys. Ang hirap niyo nang ganyan. Ayan, so. Ayan, doon naman tayo sa comment number 4. Ayan, bago matapos tong video, kamatis na yung ilong ko, no? Ayan, be proud na medyo hindi katangusan ng ilong kasi Pilipina. Yun, sabi niya, congrats te. Sabi ni Jaja,
Jaja. Cool. Ayan. Ba't ganito na? Ba't ganito yung kayong, yung ano, name? Ayan. Thank you so much. Thank you. Doon naman tayo sa comment. Nakaka-bother, no, guys? Sensya na. Ayan. Nasakto pang nag-video ko. Nagkaganto na. Ayan. Doon naman tayo sa comment. Ayan. Doon naman tayo sa comment number 5. Sabi ni Jocelyn Gatdula, naiyak ako. Grabe. Thanks, Lolo, kasi ginaguide mo pa rin ang apo mo sa mga pangarap niya. Thanks, Kuya Will. Lagi ka tumutulong. Yes. Thank you so much, Kuya, for the chance. And syempre, thank you sa aking Lolo. Tawag kasi namin sa kanya, Ama. Grabe yun. Ayan, kukwento ko lang sa inyo, guys. So, syempre, yung comment nga kayo kung gusto nyo gawin ko yung aking susunod na vlog para sa dun sa kwento ko kung paano ako naging kung paano ba't ba ako nanood dun. Ayun. So, yun naging kwento ko dun sa Wawa Bean as a dancer. So, doon na tayo sa may comment. Ayun, doon kasi tayo sa comment. Ayun, so doon naman tayo sa comment number 6. Sabi ni RV Angela, sabi ng iba, kamukha niya daw si Kim Jisoo ng konti. Here's the original link. Yun, nagsend pa siya ng link, no? Yan, nagsend pa siya ng... Thank you so much kasi... sinama mo yun sa isa sa mga, para sa'yo, sa isa sa mga the best na episode ng Wawa Bean. Thank you! Ayan, thank you. Ayan, doon naman tayo sa comment number 8. Sabi ni Lawrence Leonor, simple lang mangarap ang Pinoy talaga, kaya naman sobrang appreciative natin. Nice one, Lily. Yes, sobrang appreciative talaga natin, mga Pinoy. Kaya kahit konting bagay lang yan, sobrang, naku, sobrang talaga. Doon tayo sa comment number 9. Sabi ni Antonio Aquino, pero kung ako yan, di ako proud. Kukunin ka lang dahil sa ibang tao. Hihi. Pero para sa akin naman, katulad ng sinabi nga ni Lawrence Leonor, sobrang appreciative natin, no? Kaya, ayun, naisip ko naman yun na hindi ako nakuha ni Kuya dahil lang sa akin, you know, pero dahil sa lolo ko. Pero okay lang kasi nakaka-proud kasi naging part ako ng show. So, naisip ko din yun and naisip ko na walang mangyayari kung iisipin ko yung negative part na hindi ako nakuha kasi hindi naman ako nakuha kasi dahil sa akin. Ganun. So, okay lang. At least, diba, nakatulong ako sa parents ko. Tapos, syempre, kahit nasa heaven na yung lolo ko, napasaya ko siya. And lastly, doon na tayo sa comment number 10. Ayun, sabi ni GKL Salazar. Sabi niya, ha 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 ha. Wake up girl, scripted yan ano. Ano ba kayo? Ang masasabi ko lang, kasi diba, pansin naman natin kahit sa sarili natin na pag alam natin scripted yung bagay, na kunyari, funny, ganun, tapos scripted, parang hindi na siya nakakatawa. Parang pipilitin mo na lang yung sarili mo na matawa. Pipilitin mo yung sarili mo na maging masaya, ganun. Si Kuya kasi, sa show niya, sa Wawa Win, yun, yung mga hindi pa nakakanood doon, try niyo manood na ko. The best. Sa mismong loob ng studio, pag natapos tong quarantine na to, nood kayo. Yun. Pag nandun ka talaga kasi, walang scripted. Lahat, kung ano yung mangyari, yun yung papalabas niya. Kasi mga unexpected na nangyayari talaga nakakatawa. Katulad na nangyari sa akin na nabagsak ako, di ba? Hindi yun scripted eh. Siyempre, ibabagsak ko ba naman yung sarili ko? So yun, kung ano pa yung di mo inaakala, yung pa yung nagtitrend. And pahabol ko, syempre, kung nag-comply ka, pwede ka nang lumabas eh. Pag lumabas, basta iba na yun. Diba, corny, ganun. So yun, thank you so much sa mga nanood
sa aking video at sa mga manonood pa lang. Thank you so much. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button. Ayan, huwag din kalimutan i-share and yung comment kung gusto niyong malaman yung kwento ko.